What's up mga ka-coffee? Welcome back sa aking channel. Para po sa mga taga-Luzon, ito na po yung hinihintay ninyo dahil pwede na po kayo magparistro para sa APSAT o yung Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test. Oh my God! Wow! Ganon din po sa AQE, yung Army Qualifying Exam natin, at sa Special Written Exam o yung SWE na sinasabi natin. Okay. Kung natatandaan nyo ka-coffee ay meron na tayong ginawa, no, para sa mga taga-Mindanao. This time po, ito naman ay para sa mga taga-Luzon o yung mga Luzon-based applicants natin. Another one. Good news po ito dahil medyo naantala po yung ating aplikasyon dahil sa pandemic, pero this time po pwede kayo magparehistro. Na pala, gusto kong magpasalamat sa ating kaibigan sa Philippine Navy. Binigyan tayo ng magandang sombrero at meron pa tong tasa. No? Thank you. Gagamitin natin minsan sa ating vlog yung Philippine Navy mug, no? Yung binigyan nila. Ang ganda eh. Kaya iniingatan natin, baka mabasag eh. Ito na nga mga ka-coffee, meron na tayong link. Yung link po para kayo po ay makapagparehistro sa APSAT. Kung ikaw po ay taga Luzon, ay nasa baba po, nasa description box. Kung inyo pong makikita ay dalawa po yung link na nando doon. Yung isa po ay para sa APSAT kung kayo po ay magkaparehistro para sa APSAT. At yung dalawang link naman kung ikaw po ay kukuha ng Army Qualifying Exam. O di kaya Special Written Exam, no? So, for sure karamihan po sa inyo ay ang kukunin muna ay APSAT. Kaya yung first link po yung pindutin ninyo. Once na napindot nyo na po yung link, ay meron po tayong limang proseso para makumpleto po yung iyong registration. Make sure ka-coffee na sundin nyo po yung limang proseso na ito. Maganda na ngayon kasi online na, no? Dati kasi nung nag-take ako ng APSAT, pero hindi pa APSAT yung tawag noon, 2014, ay walk-in pa, no? Pero dala mo na ng requirements, pumunta ka ng Fort Bonifacio. This time ay online na po. Ito na po yung limang proseso na dapat nyo pong sundin para makumpleto po yung inyong registration at makapag-take na po kayo ng APSAT. So yung gagawin mo ka-coffee, dapat meron po kayong internet connection, no? Punta ka sa kahit na anong browser, karamihan sa ating Chrome yung ginagamit. Kopyahin nyo po yung link na yung nakikita sa screen. Para madali po, nasa description box, i-copy nyo na lang po yon para huwag din kayo magkamali at i-paste po ninyo doon sa inyong browser. Palalapong muli para po ito sa mga Luzon-based, no? Meron po tayong ginawa para sa mga taga-Mindanao. Link nasa description box po. Careful po kayo kasi mamaya taga-General Santos City kayo. At ito yung link na ginagamit nyo. Tingnan nyo po, para po muna ito sa mga taga-Luzon. Okay. Once na nalagay mo na yung link sa iyong browser, mag-a-appear ito. Kailangan nyo pong mag-sign in, alright? Kailangan meron po kayong valid email address. I suggest po sana yung email address na gagamitin ninyo ay medyo formal-formal naman, no. Kadalasan ang ginagawa natin diyan yung ating pangalan at ang apelyido at nilalagyan natin ng numbers, no, kasi para usually kasi yun yung mga available na email. Sana po formal email address naman yung gagamitin nyo. Yung iba kasi may napapansin tayo yung email address eh, para medyo kalokohan yung dating, no. Halimbawa, ikaw lang sapat na at gmail.com. So medyo off naman yon. Yung iba naman ang email address ay ang pinakagwapo. Ang pinaka-heartthrob, off naman yon. So, I suggest po, gumawa po kayo ng bagong email address na inyo pong ma-access at sana formal po yung gagamitin natin. Step 2, i-fill out po yung mga hinihinging information. Actually, yung ating platform ay hindi nakakalito, no? So, ang kailangan mo lang gawin, ka-coffee, i-fill out mo lang po yung mga hinihinging information hanggat maaari po, wala tayong ma-miss out. Lalo na po yung may mga asterisk. Dapat po, masagutan nyo po yan. Iwasan po natin yung mga wrong spelling, okay? Check natin kung tama yung spelling, double check natin. Mahirap na yung nagkakamali tayo sa simpleng spelling ng ating pangalan at ng ating address. Lalong-lalo na po sa inyong contact number at sa inyong email address dahil dyan po ipapadala yung ilang advisory, ilang announcement mula po sa Army Recruitment Office. Once na okay na, nasagutan mo na lahat, i-click mo yung submit. Step 3, maghintay po tayo ng mensahe sa pamamagitan ng SMS, minsan po text messages, o di kaya sa email para po sa iyong schedule. Kaya from time to time ay check niyo po yung inyong email as much as possible. Dapat everyday mag-check po kayo ng inyong inbox. At yung inyong cellphone number naman po, huwag muna kayo magpapalit ng cellphone number. Make sure na ma-reach ka doon sa mga contact numbers at email address na ibinigay mo sa iyong application. At once na nakatungtong ka na ng step 4 ay kailangan mong ipadala yung needed requirements, no, yung mga dokumento. Ipadala mo po iyan sa email address na ibinigay ng Army Recruitment Office. Kailangan mo pong i-upload. Make sure po na maayos yung inyong pagkakaskan. Kung kinunan nyo muna ng litrato, dapat maayos po, nababasa po yung dokumento na inyong ipapadala para mabilis po iyang ma-verify. So ano yung mga dokumento na kinakailangan mong ipadala sa personnel ng Army Recruitment Office? Ito yung mga yon. Unang-una na po dyan yung PSA issued birth certificate. Kaya bago po kayo mag-apply, make sure meron na po kayo niyan. Kailangan mo rin po magpasa ng iyong diploma. Pangatlong dokumento na kinakailangan mong ipasa o i-upload yung transcript of records o yung TOR. Para naman po sa mga senior high school graduates ay kailangan nyo po magpasa ng Form 137.
Ito rin, very important, dapat meron po kayong valid ID. Usually po yung government-issued ID, kailangan nyo rin pong kunan yan at i-upload at ipadala sa Army Recruitment Office. At panghuli, yung latest 2x2 picture. Again, latest po, baka naman 10 years ago or 5 years ago pa yung iyong litrato. At panghuling step natin, ang step 5 ay isesend po sa inyo ng Army Recruitment Office ang iyong exam permit once na na-verify na po yung mga dokumento na ibinigay ninyo. Tuwing kailan naman ang schedule ng exam? Tuwing Monday, Tuesday, and Wednesday, 3 days po yan, Monday, Tuesday, Wednesday, nagaganap po yung APSAT. At tuwing Huwebes naman po ay isinasagawa ang Army Qualifying Exam at yung Special Written Exam para po sa mga gusto maging opisyal. Again, Monday, Tuesday, Wednesday, APSAT po yan, at tuwing Thursday ang AQE at SWE. Again, make sure po na nakapag-rehistro na po kayo para mabigyan na po kayo ng schedule kung kailan kayo pwede mag-take ng exam at masama rin po kayo sa mga qualified list of examinees. Ka-coffee, sundin natin ng maayos at ng tama yung instruction na ibinibigay sa atin. Again, i-check nyo po everyday yung inyong email address kasi baka nagpadala po ng instruction doon. At once na meron na po tayong schedule, isulat nyo po sa inyong notes, isulat nyo sa inyong cellphone o lagyan nyo ng alarm isang araw bago dumating yung exam. Kasi may mga cases tayo na nakakalimutan nila na nakaschedule pala sila para kumuha ng APSAT. So sayang po yung slot, sayang po yung inyong application. Kaya i-notes nyo po, i-alarm nyo po yung cellphone nyo isang araw bago dumating yung inyong exam. Tandaan nyo rin po kung anong oras kayo dapat nasa venue. I suggest po 1 hour or 2 hours na nandoon ka na bago sana sumalang sa exam. Again, mahirap po kapag nalilate ka, ay nawawala po ang iyong concentration kaya dapat maaga po kayo. At may mga cases din tayo, yung mga kukuha ng exam halimbawa galing ng Bulacan, galing ng Pampanga, galing ng Quezon, I suggest po na sana isang araw bago kayo mag-take ng exam, nandito na kayo sa Manila kasi ang traffic ng Metro Manila, hindi mo na-expect baga yung traffic, medyo heavy ang traffic natin dito ka-coffee. Kaya dapat kung meron kayong kamag-anak na malapit sa Fort Bonifacio ay doon na muna kayo mag-stay para hindi kayo malate sa inyong exam. At kung kayo po ay magko-commute, make sure po na alam niyo po yung inyong sasakyan para hindi po kayo maligaw at makarating po kayo sa Army Recruitment Office na inyong patutunguhan. At while waiting for your exam date, I suggest po mag-review na po kayo para pumasa po tayo. Right? Para hindi sayang yung ating effort at pumasa tayo. Paalala lang mga ka-coffee, mayroong mga manluloko online na kesyo meron daw silang reviewer para sa APSAT, and then one time may nag-message na qualified na siya at kailangan niyang i-medical at kailangan niya mag-send ng whole body picture niya para ma-check kung qualified ba siya at hiningian siya ng whole body picture na nakahubad para ma-check daw. What? Again, bogus po yan. I-report niyo po yung account na yan para hindi na po makabiktima ng iba pa. Ang link po kung paano kayo makakapag-rehistro nasa description box. Again, para po ito sa Luzon. Dalawang link po yan para sa APSAT yung una, yung pangalawa naman yung makakukuha ng AQE at ng SWE. At para sa mga taga Mindanao, ang link po ay nasa description box. Alright mga ka-coffee, syempre shoutout muna tayo no, para sa ating masasugid na manonood. Unang-una na po dyan si Lira Vega. Nako Lira, maraming salamat sa panonood ng ating videos. Nasa ibang bansa po yan. At nagko-comment pa talaga. No? Maraming salamat sa iyo, Lira Vega. At shoutout din kay Mark Ray de la Cruz. Maraming salamat sa panonood ng ating videos. At pagko-comment din sa Facebook. No? Maraming salamat. At good luck sa iyong application. At sana makalusot na tayo. Alright? Maraming salamat po mga ka-coffee sa panonood ng ating videos. Wait a minute! Who are you? Kung bago lang po kayo sa akin channel, ako po si Ka-coffee. Isa po akong guro at gumagawa tayo ng mga instructional materials. Kung ganyang klase po ng content yung gusto ninyo, pakiclick lang po yung subscribe. At ganun din po yung notification bell para ka-coffee updated po kayo. Nag-update po tayo patungkol sa mga announcement lalo na about sa AFP, sa PNP, sa Coast Guards, about sa ating mga uniformed personnel. Gumagawa tayo ng mga videos tungkol sa kanila. Kaya naman subscribe na po kayo kung nagustuhan nyo po, like and share ng ating videos. Maraming salamat ka-coffee. Hanggang sa muli, paalam.